Magandang araw sa inyong lahat mga anak. Muli ako ang inyong guro sa Ginoong B. At narito ako upang maghatid sa inyo ng mga kamakapuluhan at kapanapanabik na paksa hinggil sa ating asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. At ang ating mga tunguhin para sa araw na ito, ang ating work plan ay ang talakayan at ang paglalahat. Kaya kung handa na kayo mga anak, magsimula na tayo. Pero bago tayo magsimula, tanungin muna natin ang mga sarili natin. Hinggil saan nga ba ang nakaraan nating talakayan? Naaalala niyo mga anak, ang nakaraan nating talakayan ay hinggil sa pagpapahalaga sa katotohanan, lalo na kapag gumagamit tayo ng iba't ibang klaseng media. Ngunit bakit nga ba mahalaga yung pagpapahalaga natin sa katotohanan? May kinalaman niyan sa ating magiging talakayan para sa araw na ito, hinggil sa ang mabuti at di mabuting maitutulot ng iba't ibang media. At kaakibat yan mga anak ng ating learning target na kaya kong masuri ang mabuti at di mabuting maitutulot ng iba't ibang media. Ngunit kailangan nating tandaan mga anak, ano ba itong mga media na aking pinutukoy? Karamihan sa mga media na ginagamit natin ngayon, lalong-lalo na sa pagkuha ng impormasyon ay ang mga sumusunod. Ayan, una, pinakamadalas natin ginagamit yan. Sinabi nga na ito ay isa sa mga bagay na necessity na sa 21st century, yung paggamit ng internet, no? Isang type mo lang dyan, mabilis ka makakakuha ng impormasyon. Bukod pa rito, no? Ginagamit din natin yung telebisyon sa panonood at yung radyo sa pakikinig hinggil sa iba't ibang klaseng mga impormasyon. Kung minsan pa nga, bumibili tayo ng mga magazine na pwede nating pagkuhanan ng impormasyon sa mga bagay na nais nating matutunan. At may iba pa, kagaya ng mga dyaryo. Ngunit ang isang mahalagang katanungan ngayon mga anak, no? Sa iba't ibang klaseng media na ginagamit natin, ay paano natin makukuha ang mabuti at may iwasan ang di mabuti? Paano natin makukuha yung mga wastong impormasyon at maitaboy yung di wastong impormasyon? Dahil kagaya ng lahat ng bagay na ginagamit natin dito mga anak sa mundo, may mga taong gumagamit nito para sa mabuting pamamaraan at may mga tao naman na gumagamit nito sa hindi mabuting pamamaraan. Kaya dapat bigyan natin ng linaw at focus kung saan natin magagamit ang media sa mga wastong bagay. Unahin na natin mga anak ang mga mabubuting dulot ng paggamit ng iba't ibang media sa pagkuha ng impormasyon. Una, makakakuha ka ng bagong impormasyon. Ganon kabilis mga anak, isang type mo lang o kaya pag binasa mo yung dyaryo, bagong impormasyon kagad yan. Bagong kaalaman at sabi nga, di ba, knowledge is power. Higit pa riyan, no? Maaring matuto ng mga panibagong kasanayan. Alam nyo mga anak, dati hindi ako marunong mag-edit ng video. Dati hindi ako marunong mag-mix ng mga kanta. Pero kakapanood ko ng mga video at tutorial sa YouTube, marami ako natutunan ng mga panibagong kasanayan o skills sa English. At syempre, no, sa pinakadulo ng lahat ng itong mga anak, maaari nating pagmulan ito ng kaligayahan o kasiyahan. Entertainment, kumbaga. Sino ba namang hindi maaaliw kung nakakapanood ka ng mga panibagong pelikula sa pamamagitan ng internet, no? Basahin mo na lang yung comic strip na nandoon sa dyaryo. Nakapagdudulot yan ng aliw o kasiyahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaputihan na maaaring itulog sa atin ng iba't ibang klaseng media, mga anak, mayroon ding mga di mabuting dulot ang paggamit ng iba't ibang klaseng media. Isa dito mga anak, no, ay ang maaaring mali ang makuhang impormasyon. Ganun nga kabilis, pero sigurado pa tayo na tama at wasto yung impormasyon na ating kinukuha. Kaya nga diba nung nakaraan talakayan, kinakailangan nating pagpahalagahan ang katotohanan. Ikalawa, mga anak, syempre kung may hindi tama na impormasyon, meron ding hindi wasto. Yung mga bagay na hindi naman dapat natin natututunan, maaari din nating makuha yan sa iba't ibang klaseng media. Taliwas ito sa mga inaaral nating pagpapahalaga. At minsan pa nga, sa paggamit natin ng iba't ibang klaseng media, lalong-lalo na sa internet, maaari itong pagmulan ng pandaraya, no? Maraming tao ang naluloko
sa paggamit ng internet, no? Kung kaya't kinakailangan nating maging maayos sa paggamit, hindi lang sa internet, pero sa iba't ibang klase na ring media. Mula sa ating mga pinapanood, pinakikinggan, at pinaniniwalaan, dapat maayos tayo. Ngunit paano nga ba natin matatamo yung kaayusan sa paggamit ng iba't ibang klaseng mga media? Yan, paano natin makukuha ang mabuti at maiiwasan ang di mabuti? Mga anak, unang-una na dyan, dapat maging mapanuri tayo sa paggamit ng mga media. Gamitin natin ang ating mga utak. Alamin natin kung yung impormasyon ba wasto sa hindi wasto at kung ito ba ay totoo o kasinungalingan lamang. Alam nyo mga anak, isa pang paraan ng pagiging mapanuri sa mga bagay na ating pinapanood o pinakikinggan sa iba't ibang klaseng media ay eto, makinig tayo, sumunod tayo sa payo ng ating mga magulang. Kapag sinabi nilang hindi yan tama, pakinig tayo sa kanila. Dahil palagi nilang iniisip ang makabubuti sa atin, sa kabuuan ng ating pagkatao. Hindi lamang sa ating kaisipan, hindi lamang sa ating katawan, ngunit pati na rin sa mga bagay na dapat nating natututunan. Ngunit sa dulo mga anak, higit pa sa mga payo ng ating mga magulang, higit pa sa payo at turo ng inyong guro. Mga anak, dapat alam din natin sa sarili natin. Siguraduhin natin na wasto ang mga binabasa, pinakikinggan, at pinanonood. Sumangguni tayo palagi sa kung ano yung tama. Huwag nating alalahanin lang yung ikaliligaya natin. Ay, gusto kong panoorin to eh. Papanoorin ko. Hindi ganun mga anak. Dapat sinisigurado natin na ang mga bagay ating pinapanood, binabasa, pinakikinggan at ang mga impormasyon na ating kinukuha ay laging nasa tama. Kaya mga anak, palagi kong pinapaalala sa inyo at sana ay inyong pakatandaan, no? Maging mapanuri sa mga media na ating ginagamit. Alamin natin kung tama, alamin natin kung wasto, kung dinadaya lang ba tayo o tinutulungan nito tayo para maging mas mabuting mga tao. At bilang mga tao, mga anak, isang malaking responsibilidad natin ay tandaan natin, tayo ang gumagamit ng media. Huwag tayong magpagamit dito. Tayo ang nagbabasa. Tayo ang nakikinig. Tayo ang nanonood. Tayo ang nangangalap ng impormasyon. Kaya nasa sa atin ang responsibilidad para alamin kung ang mga bagay na yon ay nararapat, wasto, at tama. Muli mga anak, ako ang inyong guro sa Ginoong B. Nagsasabi ng maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng Diyos, huwag nating itigil ang ating pagkatuto. Lalong-lalo na sa mga pagpapahalaga na maaari nating gamitin sa ating mga buhay. Maraming salamat.